Ang programang ito ay rated SPG, striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Moira mahuhuli nga ni Dr. Lyndon Javier sa kanyang planong papatayin nga nitong si Lynette. Hello guys, mapagpalang araw sa ating lahat. Narito na naman ang inabangan nating abot kamay na pangarap. Dahil nga sa takot ni Moira na makulong kung sakaling ang magising na nga itong si Lynette, ay nagpaplano siya na tutuluyan na lang ang patayin itong si Lynette, dahil nga kung mangyari nga maituro na siya at maalala nitong si Lynette, sigurado na hindi siya makakalabas ng kulungan at matutuluyan na lang siya doon, lalo't lalo na nagising na itong si Dr. RJ Tanyag. Sigurado na mabubunyag lahat ng sikreto at krimen na ginawa nitong si Moira. Kaya naman nag-isip siya ng paraan kung paano niya nga matuluyan na nga itong si Lynette, at para makalipad na siya papuntang Amerika at para na rin mapigilan ang pag-uwi nitong si Dr. Tanyag sa Pilipinas. Kasi nga kinakabahan na nga at natatakot itong si Moira sa maaaring mangyari. Dubli-dubli na yung problema ngayon ni Moira at kailangan niya managing matatag at mautak, kahit kung hindi sa kulungan ang bagsak niya at hinding-hindi na makakalabas kahit kailan. Kaya naman naisip niya na paraan ay pumunta nga doon sa hospital at magtanggap na isang nurse din ng Eastridge Medical Hospital para nga injeksyonan ng gamot itong si Moira para tuluyan nangang manahimik. Pero yun nga ang pag-aakala ni Moira na matutuluyan niya na nga itong si Lynette, dahil nandun nga itong si Dr. RJ Tanyag. Hindi niya alam na nakauwi na nga ng Pinas itong si Dr. RJ, at dun nga dumiretso kay Lynette nung nalaman niya na bundol nga ng sasakyan itong si Lynette, ay dali-dali ngang bumalik ng Pilipinas itong si Dr. RJ, kasi alam niya na nanganganib ang buhay ng kanyang mag-ina. Dahil dito sa pagpunta naman nga ni Moira sa Eastridge Medical Hospital, malalagay din sa alanganin ang kanyang buhay. Kasi nga kilala na si Moira ng mga taga Eastridge Medical Hospital at hindi siya magtatagumpay kung ano man yung binabalak niya laban dito kay Lynette. Samantala naman ay takot na takot at galit na galit itong si Zoe, kasi nga umalis na naman ang kanyang mami at tiyak na may gagawin na naman siyang hindi maganda dito kay Lynette. Nalaman kasi nito kay Zoe na buhay pa itong si Lynette at nagpapagaling na. At ito yung kinakatakutan ni nila mag-ina, na baka madamay pa yung kanyang tita, kasi nga ang sasakyan na ginamit nitong si Moira sa pagsagasa nga kay Lynette ay yun ang kay tita niya. At dito ay natatakot din sila na magtanong ang mga pulis dito sa kanyang tita, ay sigurado na ituturo nga nila itong si Moira. At dapat lang naman na ituro niya, kasi pag hindi niya itinuro si Moira at sabihin ang katotohanan, tiyak na siya yung makukulong sa krimen naman na hindi niya ginawa. Kaya dapat niya lang na aminin at ituro si Moira na siya ang sala rin. Samantala naman itong si Nanay Rosa ay hindi pa rin mawala-wala sa isip niya ang kanyang pagdududa. Ayon nga sa kanya, malakas ang kutob niya na walang ibang gagawa nun kay Lynette kundi si Moira lamang. Kasi tamang-tama sa paglaya nitong si Moira ang pagka-aksidente nitong si Lynette. At alam naman nilang lahat na si Moira lang ang maaaring gumawa ng ganun dito nga kay Lynette. Kasi nga napakalaki ng galit nitong si Moira, dadagdagan pa nga nung ipinakulong nga nitong ni Lynette si Moira dahil na rin sa pananaksak nito kay Lynette. Kaya walang duda at wala nang
na dalawang isip na itong si Moira nga ang may kagagawa ng lahat at tama nga naman ang hinala nila. Pero mautak lamang itong si Moira kasi nga natawagan agad siya nitong si Zoe na itago nga ang sasakyan na ginamit niya para hindi makita ng mga pulis, lalong-lalo na itong si Annalyn na pinuntahan siya bigla doon sa bahay. Gulat nga at takot na katakot ang nararamdaman nitong si Moira nung tiningnan bigla ni Annalyn yung nakatakip na sasakyan doon. Akala niya ay hindi pa napalitan yung sasakyan na ginamit niya. Swerte na lang nga at napalitan agad at yun nga ang nakita ni Annalyn. Ganun pa man kahit ano yung pagwawala nitong si Moira at hindi pa rin siya umaamin sa kanyang ginawa, hindi pa rin nagpapatinag itong si Annalyn. At sinisigawan niya at pinipilit niya na sigurado na siya na si Moira ang gagawa nun sa kanyang nanay Lynette at wala ng iba. Dito naman ay nagtapang-tapangan na sumagot nga itong si Moira na wala siyang ginawang kasalanan at hindi siya tanga para dagdagan pa muli ang kanyang kasalanan at sigurado na hindi na siya makakalabas ng kulungan once na ginawa niya yon kay Lynette. Pero ganun pa man, hindi pa rin naniniwala si Annalyn at tinawanan niya pa itong si Moira at dito ay binalaan itong si Annalyn na once na magising nga ang kanyang nanay Lynette, malalaman at malalaman niya kung sino nga ba ang sumagasa sa kanya at tiyak na papakulong ni Annalyn. Hindi siya titigil hanggat hindi mapapakulong at mananagot yung tao na yun na sumagasa sa kanyang nanay Lynette. Kaya naman nung marinig nga ni Moira ang sinabi ni Annalyn, sobrang takot ang nararamdaman nitong si Moira at nagpapanik siya at hindi niya alam kung ano ang gagawin niya. Kasi nga sigurado siya na nakita nga ni Lynette si Moira na siya yung nagda-drive ng kotse na yon na bumangga o sumagasa sa kanya. At dito nga sa hospital ay panay ang sabi nga nitong si Lynette na si Moira daw ang driver ng sasakyan. Isa lang yung ibig sabihin noon na kilalang-kilala nga ni Lynette at nakita niya na si Moira nga ang driver ng sasakyan na yon na sumagasa sa kanya. Kaya ito ang kinakatakutan nga nitong si Moira na pag once na magising na nga itong si Lynette ay tiyak na maalala niya at makikilala na itong si Moira ang totoong driver ng sasakyan at hindi yung hit and run o kanino pa man kundi itong si Moira ang sinadya siyang banggain ng kotse.